ginawing puso ng saging ang ating pong lulutuin. At ito na po ang ating mga ingredients. Maraming salamat po sa aking mga subscribers at kung kayo po ay napadaan lang, ay mag-subscribe na po. At pindutin ang notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga susunod ko pa pong recipes. Simulan po natin sa paggawa ng shrimp broth. Ang atin pong shrimp head, tatanggalan po natin ng laman at atin pong isasama sa pag-isa. Itabi po natin ang parting ito. At ito na po ang laman ng ulo ng hipon na ating isasama sa pag-isa. Ito na po ang ating mga nakolekta. Ating pong itabi. At ito naman po mga parting ito ang ating didikdikin kasama ng tubig. Kasama po nito mga ito. Ating pong pagsasama-samahin. At ito po mga parte na ito ay pwede na po nating itapon. Lagyan na po natin ng tubig. Kung meron po kayong almires o mortar and pestle, mas makakaigi po. At atin na pong dikdikin ng maigi. At atin pong isala at ingatan po natin na may sumamang shell sa ating broth. Mula po dito, hanggang dito, lahat po iyan ay may gamit. At kung may mga sides na di kaaya-aya atin pong tanggalin. Bibigyan ko lang po kayo ng dalawang halimbawa kung paano po gayatin o hiwain ang puso ng saging. At ito na po ang unang bahagi. Sa unang bahagi, pwede po natin silang paghiwa-hiwalayin at atin pong hiwain. At ito na po ang pangalawang halimbawa. Matapos po nating gayatin, ilagay po natin sa isang container o sa isang mixing bowl at ilagay na po natin ang ating 1 cup na asin. Lagyan po natin ng tubig hanggang sa pumantay sa ating puso ng saging. At atin lang pong haluin hanggang sa malusaw ang mga asin at atin pong ilagay sa refrigerator o sa labas ng refrigerator sa loob ng 24 oras. Paglipas po ng 24 hours na nakababad ang ating puso ng saging, atin na po itong ilagay sa strainer at atin pong isala at atin po itong huhugasan ng maigi.
napaka-importante yung ibabad ko ang puso ng saging sa asin para matanggal po ang dagta. At pag nakatulo na po, atin pong banlawan. Atin pong hugasang maigi. Sa mainit na kawali o kaserola, lagyan na po natin ang 3 tablespoons sa mantika at lagyan na po natin ang ating bawang, sibuyas, atin pong igisa. At ang laman ng ulo ng hipon na atin pong nakolekta, atin na pong isama. Atin pong igisang maigi. At ilagay na po natin ang ating mga puso ng saging. Isama po natin sa pag-isa. Ground black pepper. Atin pong patuloy na haluin maigi. Patuloy lang po nating haluin, patuloy lang po nating igisa hanggang sa halos matuyo na po ito at pwede na po nating ilagay ang ating mga nakolektang shrimp broth. At pwede na po nating lakasan ng todo ang ating apoy hanggang sa ito po ay kumulo. Ilagay na po natin ang ating asin. One tablespoon patis. Atin lang pong pakuluing maigi. At paglipas po ng 10 minuto na tuloy-tuloy na pagkulo, atin na pong ilagay ang ating vinegar. Hayaan lang po natin at huwag po nating hahaluin hanggang sa ito po ay kumulo. Matapos po ang 5 minuto na tuloy-tuloy na pagkulo, atin na pong ilagay ang ating mga laman ng hipon. At atin na pong isalin